Bago natin umpisahan ang pang-apat na yugto ng balat sa mukha, ako ay nagpapasalamat sa mga nag-comment sa ating video na sina Roselyn Rodrigo, Trending Videos, Mia Taruk, Glenn Speaks TV, Bodybuilder Place, Victor Lumaktod, at sa misis ko na si Jamal. Malaking tulong po ito sa ating channel. Umpisahan na natin ang kwento. Nang hiniangat ni Michelle ang kanyang ulo, ay bumungad sa harapan niya si Ariel. Nanlaki ang mga mata ni Michelle na halos hindi makapaniwala kung totoo ba itong nakikita niya. Hanggang sa nagtanong ito ng, Ariel? Ikaw ba yan? Ngumiti naman si Ariel at tumugon ng, oo, ako ito, mahal ko. Sumunod ako sa iyo sapagkat nag-aalala ako kung napano ka na dito eh. Hindi naman nakaimik si Michelle at nagwika ng, siya, sige Ariel, at baka ay malate pa ako. Balik ka na lang siguro mamayang alas 12 ng tanghali kasi break time ko. Ito ay hanggang 2 PM. Hindi naman nakaimik si Ariel at naglakad na nga papaalis sa kanya si Michelle. Naguguluhan man sa kadahilan ng parang hindi siya namimiss ng dalaga, ay masaya pa rin ito sapagkat ngayon ay alam na niya na maayos na ang kalagayan nito. Umuwi na muna saglit ang binata sa apartment ni Marisa upang doon ay magpalipas ng oras. Hindi na malaya ni Ariel na nakatulog na pala ito at pagising nito ay quarter to 12 na. Dali-dali naman itong bumalik sa ospital upang hindi malate sa usapan nila ni Michelle. Nakarating naman si Ariel sa tamang oras at ilang minuto nga lang dumaan ay dumating na nga si Michelle. Palinga-linga ito na parang hinanap niya ang binata. Inuwayan naman ito ni Ariel at tinawag ng buong lakas na, dito mahal ko, sa banda rito. Nasipat naman siya ni Michelle at dali-daling lumapit sa kanya. Mabilisan namang nag-aya ang dalaga na pumunta sila sa isang malapit na restaurant upang mananghalian. Habang naglalakad, ay napansin ni Ariel na parang naiilang si Michelle sa kanya at halatang hindi mapakali. Tinanong niya naman ito ng, Michelle, okay ka lang ba? Patid ko kasi na parang masyado kang naiilang nakasama ako. Hindi naman Ariel. Nagmamadali lang talaga ako dahil alam mo na, sobrang bilis ng oras at baka malate ako. Hindi na lang kumibos si Ariel kahit na sobrang ramdam na niya na nag-iba ito. Dumating na sila sa isang kainan na malapit sa kanyang pinagtatrabuhan. Nag-order si Michelle at wala namang ginawa si Ariel kung hindi ang maghintay. Mabilisan namang na-serve ang kanilang pagkain. Kumain sila ng hindi nagkikibuan. Hanggang sa hindi na matiis ng binata at nagwika ito ng, hindi ka ba masaya na nakita ako? Bakit ang pakiramdam ko ay baliwala lang sa iyo ang pagpunta ko dito? Umain lang si Michelle at hindi nagsasalita. Gusto na sanang umalis ni Ariel, subalit may isang parte din sa kanyang utak na nagsasabing huwag na muna. Mabilis na lumipas ang minuto at nag-aya na itong si Michelle na bumalik sa ospital. Wala namang imik na tumayo si Ariel at tumango sa dalaga, na ang ibig sabihin ay, tara na. Habang naglalakad ang mga ito, ay hindi na talaga matiis ni Ariel at hinawakan niya sa kamay si Michelle at nagsabing, Michelle, ano ba ang nangyayari sa'yo? Kapatin mo nga ako? Meron ka na bang minamahal? Umiling lang naman ang dalaga
at halata ang kalungkutan nito sa mga mata. Nagpatuloy sila sa paglalakad nang walang sagot na nakuha si Ariel. Nang dumating na sila sa ospital, ay nagwika naman si Michelle ng, "Ariel, kung gusto mo talagang malaman ang lahat, ay magkita ulit tayo doon sa kinaina natin kanina, mga 11 a.m. upang mayroon tayong sapat na panahon para mag-usap." Hindi na sumagot ang binata sa kadahilan ng tumalikod na agad ang dalaga at mabilis ang pumasok sa hospital. Noong araw pa lang na iyon ay Lunes, at sa isip-isip ni Ariel ay sobrang tagal pa ng Linggo, dahil Linggo nga ang usapan ni Ariel at ni Michelle. Kaya nag-isip siya kung ano ang gagawin niya sa nalalabing mga araw, dahil Linggo nga ang usapan nila Ariel at ni Michelle. Kaya nag-isip siya kung ano ang gagawin niya sa mga nalalabing araw. Umuwi naman agad si Ariel sa apartment ni Marisa upang hindi mag-alala ang dalaga. Pagkarating niya sa apartment ay nakita naman niyang bukas ang pinto, kaya pumasok siya nang hindi kumakatok. Nang pagpasok nito ay napahinto ang binata, sapagkat bumungad sa kanyang harapan si Marisa na nakatupis lang habang naglo-lotion. "Oh my God! Wow!" Paglalawan ni Ariel ay maganda ang ubog ng katawan ni Marisa. Maputi ito at bagay ang suot nitong topis. Dali-daling tumalikod naman ang binata at nagwika ng, "Ay, naku, Marisa, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Bukas kasi ang pinto, kaya hindi na ako kumatok." Medyo nagulat naman din si Marisa, subalit sanay na itong magsuot ng mga ganon kahit sa beach, at tumugon ito ng, "Huwag kang mag-alala, Ariel, at okay lang. Ako nga dapat humingi sa iyo ng pasensya, sapagkat hindi ko inasahan na bukas ang pinto. Akala ko kasi magtatagal ka pa sa lakad mo." Tumugon naman si Ariel ng, "Sorry din, Marisa, kung natitigan kita ng saglit kanina." Nahihiyang sabi nito. Dagdag pa nito, "Hindi maganda ang pagkikita namin ni Michelle eh, at pinapabalik nga ako ngayong Sunday. Magpapaalam na din sana ako sa iyo, kasi nakakahiya na dito sa apartment mo. Feeling ko nagiging pabigat na ako eh." "Naku, Ariel, ngayon ka pa ba mahihiya pagkatapos mo makita ang lahat?" "Hindi, biro lang," sabay tawa. Umasok na nga ng tuluyan si Ariel at pumasok sa isang kwarto upang magbihes. Nang paglabas nito ay nasipat na din niya si Marisa na nakabihis na rin. Walang ano-ano ay nagtanong si Marisa kay Ariel ng, Ariel, baka gusto mong mag-part-time ng trabaho. Wala din namang pasok tuwing Linggo, kaya sakto sa usapan niyo ni Michelle ba yun?" "Oo, tama ka, Marisa. Michelle. Matatanggap kaya ako dun? Sige ba?" Kinabukasan, maagang nagising si Ariel at nagluto. Habang nagluluto, ay naliligo naman ito upang hindi siya kapusin sa oras. Pagkagising ni Marisa, ay nakita niya si Ariel na nakabihis na at nakapaghanda na namang pagkain. Nagwika ito ng, "Good morning, Ariel. Aba naman, at ang aga mo namang nagising at nakapagluto ah. Talagang swerte nga sa'yo si Michelle nito pag nagkataon." At dumiretso na ito sa banyo upang maligo. Nang matapos na itong maligo at magbihes, ay pinagsaluhan naman nilang dalawa ang hinangdang pagkain ni Ariel. Tumungo naman sila agad sa pinagtatrabuha ni Marisa, at mabilis naman itong pinakilala si Ariel sa kanyang amo, at sabay sabi sa pakay. Hindi naman nabigo ang dalawa, sapagkat
Umayag ito na mag-part-time job si Ariel. Ang trabaho niya doon ay tagalinis. Factory ng chocolate pala ang pinagtatrabuhan nila noong panahong ito. Hindi naman naging mahirap ang trabaho ni Ariel at sa isip-isip nito na simpleng gawain lang ito para sa kanya. Masipag si Ariel sa pagtatrabaho kaya kinagiliwan ito ng kanyang amo. Pero tulad ng ima, ay inobserbahan pa rin siya ng kanyang amo sapagkat ayon sa kanya ay normal sa mga baguhang mga trabante ang kasipagan. Sa kabilang dako naman ay masaya si Marisa ang nakikita ang binata na may pinagkakabalahan kaysa makita itong nagmumukmuk sa kanilang apartment at parating malalim ang iniisip. Dagdag pa niya ay maigi na din ito upang meron siyang kasama sa pagpunta sa trabaho at sa pag-uwi nito sa apartment na naging dahilan na naging panatag ito araw-araw at feeling niya safe siya lagi. Lumipas pa ang mga araw at nagkakagaanan na ng loob ang dalawa na wala sa kanila ang hiyaan. Naging close ang dalawa sa maikling panahon nilang laging magkasama. Sa mga panahong ito, dahil sa meron na ding kaunting kinikita si Ariel, ay nakapamimili na ito ng mga pangangailangan nila sa apartment. Ikinatuwa din ni Marisa na hindi siya nagkamali sa pagpapatuloy kay Ariel sapagkat ito ay mapagkakatiwalaan. Isang hapon, nang matapos ng dalawang magtrabaho, ay napagdesisyonan nila na gumala na muna saglit upang mawala ang stress sa buong linggo nilang pagtatrabaho. Pumunta sila sa isang Filipino restaurant at doon ay kumain ng mga pagkaing Pinoy. Sa mga oras na iyon, ay naramdaman ni Ariel sa sarili na parang andun siya sa Pilipinas. Umorder sila ng adobong manok at sinigang na isda. Masaya ang dalawa habang kumakain at nagpipintuhan hanggang sa naitanong ng dalaga kung anong plano niya para bukas sa usapan nila Michelle. Napabuntong hininga naman itong si Ariel at tumugon ng "Hindi ko nga alam eh. Hindi ko na kasi ramdam ang Michelle na nakilala at minahal ko noon. Yun bang sa isang iglap ay biglang nagbago ang lahat?" Hindi naman sumagot si Marisa at nangwika na lang siya ng "Siya sige. Kain na nga lang tayo at mamaya daan tayo sa thrift store at mamimili tayo ng mga gamit mo para pugi bukas. Ano Ariel?" "Sige ba, basta ikaw ang nagsabi. You're the boss." Sobrang nakyutan si Marisa sa mga narinig mula sa binata. Nang natapos na nga sila sa pagkain, ay tumungo na sila sa sinasabi ni Marisa. Namangha naman ang binata sapagkat makakabili ka lang sa thrift store ng mga gamit sa halagang $1. Subalit, sobrang ganda na nito at mga branded pa. Medyo na parami ang napili ni Ariel na gamit. From head to foot. Masayang umuwi ang dalawa at habang naglalakad, naitanong ni Ariel kay Marisa na "Wala ka mang boyfriend, Marisa? Bakit nag-iisa ka lang dito?" Meron naman dati, subalit mas pinagpalit niya ako sa mas malapit eh. Kaya ito, single ulit. Pero okay lang naman dahil mas napagtutuunan ko na ang sarili ko at ang pamilya ko. Sorry sa tanong ko ah. Nasariwa na tuloy muli ang nakaraan mo? Tugon ni Ariel. "Ako, hindi. Ayos lang." "Ikaw naman oh, parang iba ka naman sa akin eh." Nakarating na nga ang dalawa sa apartment at dali-dali naman itong nagpaalam sa isa't isa sapagkat puro pagod ito. Hinabukasan ay nataganan si Ariel sa pagising. Alas 9 na nga ito ng umaga ngunit tulog pa din ito. Hindi na nagdalawang isip si Marisa na pasukin siya sa kwarto at isingin. Mabilis namang nagising si Ariel at nagpasalamat sa dalaga.
Mabilisan ito naligo at kumain sapagkat tapos na ito sa oras. Pagkatapos ng preparation, ay dali-dali naman ito nagpaalam sa dalaga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dahil nga sa pagmamadali, ay biglan niyang nahalikan sa pisngi si Marisa. Nanlaki ang mga mata ni Marisa at nagwika sa Ariel lang, "Naku, naku! Naku Marisa, hindi ko sinasadya! Siguro dahil sa pagmamadali ko kaya nagawa ko yun. Siya sige, alis na ako ah." Ngumiti lang naman ang dalaga dahil alam nitong totoo namang hindi talaga iyon sinasadya. At sa isip niya ay baka ito ay marahil sa sobrang excited na nararamdaman na makita si Michelle. Medyo na late si Ariel sa usapan nila ng 15 minutes at nakita niyang papalis na nga ito si Michelle. Inabol niya naman ito, dali-daling humingi ng paumanhin. "Michelle, sandali lang! Sorry, medyo natagalan ako. Pwede mang mag-usap na muna tayo?" Inaunlakan naman ito ng dalaga at umupo sila sa isang sulo. Maya-maya pa ay, nag-umpisa na nga itong si Michelle na magsalita. "Ariel, ang totoo, kaya ako nagbago sapagkat..." Hindi natapos ng dalaga ang pagsasalita at napahagulgol ito sa pag-iyak. Nanlumo ang binata nang makita itong si Michelle na umiiyak at hinapuhap naman nito ang likod upang medyo gumaan ang pakiramdam. Nang medyo okay na ang pakiramdam ni Michelle at nagpatuloy ito sa pagsasalita, sabi niya na na-rape daw siya sa isang naniligaw sa kanya. At iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nakakontak sa kanya. Labis umano ang depresyon ng kanyang naramdaman noon at halos ikabaliw niya ang pangyayari. Dagdag pa nito, kaya hindi na siya nagpaparamdam kay Ariel dahil sa sobrang panidiri niya sa kanyang sarili at sa takot na hindi na niya ito tatanggapin. Nangkot ang binata sa narinig at awang-awa ito sa kanyang kasintahan. Nag-akbang magsalita na sana siya ay nagwika naman ulit si Michelle ng, "Alam mo ba Ariel, noong pagkakita ko sa iyo, sobrang saya ko, lalong-lalo nung tinawag mo akong mahal ko." Lumugo naman ang binata ng, "Bakit naman hindi mo sinabi sa akin ang mga kaganapang ito? Tanggap mo nga ako noong dati sa itsura ko. Dapat nagsabi ka lang sa akin eh." Maluwalo ang tugon ni Ariel sa dalaga. Dagdag pa ni Ariel, "Umuwi lang tayo dun sa atin, Michelle. Mabubuhay naman tayo sa maliit kong sahod doon eh. Saka, isa pa, may kaunting ipo naman ako. Tapat na yun upang magpakasal tayo." Umiyak muli si Michelle at nagwika ng, "Gusto ko sana, Ariel, subalit hindi na pwede." Nagulat si Ariel sa tinugon ng dalaga at nagtanong lang, Anong hindi na pwede? Anong ibig mong sabihin, Michelle?" Wala namang pagdadalawang isip na tumugon ito ng, "Meron akong anak at kinakasama dito, Ariel. Noong panahon na sobrang depressed, ay ito lang si Jan talaga ang umalalay sa akin. Siya ang naghahatid sa bawat check-up ko sa ospital, nag-aalaga sa akin, at tumanggap sa pagkatao ko. Lumipas ang mga taon ay unti-unti na akong nahuhulog sa kanya hanggang sa naging kami at nagpakasal." Napaiyak na din si Ariel habang nakayuko at hindi ito umiimik. Walang ano-ano ay may nagbusinang sasakyan. Ito na nga ang asawa ni Michelle na si Jan. Nagpaalam naman si Michelle ng maayos kay Ariel at dahan-dahang umalis. Sobrang nasaktan ang binata sa mga oras na iyon at gumuho ang kanyang mga pangarap para sa kanilang dalawa. Hindi naman siya galit kay Michelle subalit, galit siya sa kanyang sarili. Sinisi niya ang kanyang sarili dahil hindi niya naprotektahan ang minamahal sa mga taong maiitim ang budhi. Ginabi bago nakauwi itong Ariel sa apartment nila. Sobrang tamlay nitong pumasok sa apartment.
Nang makita niya si Marisa, ay nagwika itong, "Magandang gabi Marisa, pasensya na at ginabi ako." Tumugon naman ang dalaga ng, "Magandang gabi din naman Ariel, musta naman ang lakad mo? Ano, nakita ba kayong dalawa?" Tumango naman si Ariel sabay sabing, "Mauna na ako sa pagtulog Marisa, pasensya na at masama ang pakiramdam ko." Ramdam ng dalaga ang pagkalungkot ng binata at hindi mawari kung ano ba talaga ang nangyari. Hindi naman niya tinutulan si Ariel at sabing, "Sleep tight, baka pagod ka lang." Around 10 PM ay nakakarinig si Marisa ng paghangos at tila may umiyak. Maigi niya itong pinakinggan at laking gulat niya na sa kwarto ni Ariel ito nagmumula. Naglakas loob naman itong kumatok at pumasok sapagkat alam nito ang pakiramdam ng nag-iisa at walang kadamay. Nagwika ito ng, "Okay ka lang ba Ariel? Pwede ba kitang makausap? Mas maigi kasi na ilabas mo lang ang mga nararamdaman mo kaysa ikimkim mo ito sa iyong puso." Umagulukul pa lalo sa pag-iyak si Ariel at yumakap ito sa dalaga sabay sabi ng, "Wala na si Michelle? Iniwan at ipinagpalit na pala niya ako?" "Tahan Ariel, sa katunayan alam ko kung gaano kasakit ang nararamdaman mo ngayon. Iiyak mo lang yan para bukas mawala na yan." Nagpatuloy sa pag-iyak itong si Ariel hanggang sa hindi niya namamalayan na nakatulog na pala siya. Kinabukasan ay nagising naman ang binata sa ingay ng kusina. Paglabas niya ay nakita niya si Marisa na abala sa pagluluto. Nang makita siya ni Marisa ay nagwika naman ito ng, "Good morning Ariel, musta ng pakiramdam mo? Naalala mo ba ang nangyari sa ating dalawa kagabi?" Nagulat naman ang binata sa sinabi ni Marisa at tumugon ng, "Anong nangyari Marisa? Anong ibig mong sabihin?" Tumawa lang naman si Marisa habang nakatitig kay Ariel at nagwika ng, "Hindi ka ba papasok ngayong araw?" "Papasok? Teka, anong oras na ba? Ligo na muna ako saglit at hintayin mo ako Marisa." Wika ni Ariel. Mabilis namang natapos si Ariel at habang naglalakad ay napatanong ito kay Marisa ng, "Marisa, meron ba talagang nangyari kagabi? Wala kong maalala eh." Tumawa ng malakas ang dalaga at ng wikang, "Binibiro lang kita Ariel, bakit? Gusto mo ba?" Sabay takbo sa gate ng kanilang pinapasukan. Simula sa araw na iyon ay lalong naging malapit pa ang dalawa sa isa't isa. Inugol din ni Ariel ang kanyang buhay at wisyo sa trabaho upang hindi maisip si Michelle. Isang araw ay pinatawag si Ariel ang may-ari ng factory at sabi sa kanya kung nais ba nitong maging ganap na regular na trabahador. Tumango naman si Ariel nang walang pagdadalawang isip. Dagdag pa ay alam din nila na tourist visa lang ang gamit ito at kung papayag siya ay uuwi muna siya sa Pilipinas bago mag-expire ang kanyang visa at mag-resign na sa pinagtatrabuhan niya sapagkat direct hiring ang kailang gagawin. Natuwa naman ng sobra si Ariel at dali-dali itong sumang-ayon. Makalipas ang ilang buwan ay malapit na nga ma-expire ang kanyang visa. Nagpaalam siya sa may-ari ng factory at nagsabing uuwi na muna makalipas ang isang linggo upang magawa ang kailangan gawin sa Pilipinas. Dahil sa sobrang busy ni Ariel ay tuluyan na nga niyang nakalimutan si Michelle. Isang gabi, nang makauwi na sila sa apartment ni Marisa, ay nag-abot si Ariel ng pera kay Marisa at nagwika ng, "Marisa, tanggapin mo sana itong munting halaga bilang pasasalamat ko sa iyo. Sa susunod na linggo ay uuwi na muna ako sa amin upang i-process lahat ng kinakailangan." Ngumiti naman ang dalaga at nagwika ng, "Huwag na Ariel,
Ibigay mo na lang yan sa mga magulang mo. Siguraduhin mo lang na babalik ka dito, ha? Maghihintay ako sa pagbabalik mo. Oo naman, syempre. Babalik ako dito upang mabigyan ko ng magandang buhay ang aking mga magulang. Ngumiti ulit ang dalaga sa kanya at nagwika ng, "Gusto mo bang uminom, Ariel? Tara, inom tayo. Meron naman akong maiinom dito, oh." Sabay pakita kay Ariel. Umango naman ang binata. Habang umiinom ang dalawa, ay panay naman ang kanilang kwentuhan at tawanan. Kitang-kita sa dalawa ang pagpapalagayan ng loob kahit na anong sekreto ay nilalahad nila. Habang nagsasalita si Maria, ay maigi naman itong pinagmamasdan ni Ariel. At sa isip-isip niya na kung hindi dahil sa dalaga, ay hindi na niya alam kung ano ang kinahinatnan niya sa ngayon. Bagyang napangiti si Ariel at bigla namang nasipat ni Marisa ito. "Ariel, anong giningiti-ngiti mo dyan?" Wala naman, Marisa. Naisip ko lang na sobrang laki pala ng utang na loob ko sa iyo. Kung hindi siguro dahil sa iyo ay yakong hindi ko alam kung saan ako pupulutin ngayon. Kaya maraming salamat." Tumugon naman ang dalaga. "Ay sus, nagdadrama ka na naman. Halika nga dito at payakap." Niyakap naman ni Ariel si Marisa ng mahigpit. Simula sa mga araw na iyon, hanggang sa huling araw ng pag-uwi ni Ariel, ay panay-panding ng dalawa. Marami silang pinuntahan ng mga lugar, kumain, at gumawa ng kahit na ano-ano, basta ikakasaya nila ito. Dumating na ang araw ng nakatakdang uuwi na si Ariel. Dahil sa 3 PM pang flight niya, ay hindi na din pumasok si Marisa sapagkat siya ang maghahatid sa binata. Umaga pa lang ay nag-aayos na ito ng mga gamit at ang ibang gamit na hindi pa nalalaban ay isisili din sana ni Ariel sa bagahe upang malaban ito pagdating sa Pilipinas. Subalit, nagwika si Marisa ng, "Oh, ano? Dadalhin mo ba talaga yan? Lahat ng yan? Ako na ang maglalaba dyan, iwan mo na lang dyan. Na ginagawa mo, eh parang hindi ka naman babalik eh." Tumawa lang naman si Ariel at nagwika ng, "Sige na nga, ikaw ang bahala ah, ang dami pa naman yan." Nagpatuloy pa din siya sa pag-aayos nang biglang nakasabayan silang damputin ang isang damit at nahawakan ni Ariel ang kamay ni Marisa. Walang ano-ano ay inalikan ni Ariel si Marisa sapagkat hindi niya matiis na hindi iparamdam ang kanyang pagmamahal sa dalaga. Alam niya sa sarili niya na nahuhulog na ang loob niya dito. Hindi naman pumalag ang dalaga at sa halip, hinawakan pa ang ulo ng binata. Umabot na nga sa puntong merong nangyari sa kanila. Pagkatapos ng mga nangyari, ay nagtawanan naman ang mga ito at nagtanong si Marisa ng, "Ano ba ang ibig sabihin nun, Ariel?" Ikaw ba, Marisa? Ano sa tingin mo?" Nagtawanan ang dalawa at hinalikan ni Marisa ulit si Ariel sabay tayo at nagwika ng, "Balikan mo ako dito ha, at bubuo tayo ng pamilya." Tumango naman ang binata at niyakap ito sabay wika. "Dapat pagbalik ko dito ay tiyakin mo lang na may babalikan pa ako ha. Kung hindi, iiyak ka na naman na parang bakla." Sabay takbo. Umalis na nga pauwi si Ariel papuntang Pilipinas nang may tuwa sa puso. Ni hindi na nga ito makapaghintay na makabalik agad eh. Okay! Biruin ninyo mga katalambuhay. Pagdating ni Ariel doon ay nawalan siya ng minamahal. Pero noong pag-uwi nito ay nagkaroon naman ng kapalit. Parang mayroon na naman tayong aabangan sa pagbabalik ni Ariel sa New York. Sa mga gustong ilapag natin agad ang finale ng Balat sa Mukha ay mag-comment lang ng finale. Maraming salamat po.